Part of this video, magkabakas tayo ng timing chain ng ating motor. Ang motor na to ay sa Racal 110, yung MD Racal na 110 o China motor ang tawag dito sa motor na to. Magkabakas tayo ng timing chain. Yan, tinanggal ko nga lang yung candy niya. Tapos meron dito nga ang bolt na 8mm. Ayan, tatanggalin lang din natin siya gamit yung ating T-ring, sa tanggalin lang natin ito. Natanggalin natin itong lahat, lagyan lang nasa isang tabi yung ating mga tornillo. Yung gas hose na yun, pinalta ko na rin ng bago. Tumutulo kasi siya. Ayan, gumamit ala ko ng basahan dito, tsaka pinakpok ng dahan-dahan para di masira yung pinaka-case niya. Dahan-dahan lang naman para wag lang masyadong magkas-kas yung ating piece. Tapos sinanggal ko rito yung pinaka-balot ng harness para matanggal natin dito yung wire ng stator niya. Para mahugot natin ng buo ito, magneto niya. Ay, ito nga, pinaka-stator pala niya. Ayan, yung stator niya. Ayan. Ito yung pinaka-magneto niya. Tatanggalin natin yan. Meron ditong 14mm na tornilyo. Tatanggalin ko muna to. Itong tornilyo na 14mm na to, tatanggalin natin yan. Pero hindi ko muna siya tatanggalin ng sagad. Ayan. Tapos yun, tatanggalin ko muna. Hindi ko muna siya sasagad dahil gagamit ako dito ng cupholder. Ayan. Doon mo sa pinakadulo yan. Pagkatapat niya, nakostila siya na konti. Hindi ko mo siya hugotin ng gusto para hindi masira yung pinaka tornilyo, pinaka ehe ng magneto na yan. Kasalpak natin itong puller na to para tsaka natin higitan. Yung tornilyo maliit na yon, kinalang ko lang doon sa may pinaka kontel ng ating magneto para yun ang pinaka tumukod para matanggal natin yung ating magneto. Yan, tanggal na itong pinaka magneto nyo na to. Tanggal na yan. Kaya gumagalaw na siya. Tsaka ko lang tatanggalin itong 14mm. Ganun ako magtanggal niya para hindi ma-raspa o masira, madamage yung pinaka-engine ng ilaga ng magnet na yan. Ito. Yung pinaka-tornilyo na yan, yan, dyan ko lang din siya ilalagay. Ayun nga pala sa may ano yun. At dito meron itong guide. Ayan. Pinaka-guide na yun. Para hindi matanggal yung ating yung sprocket na yan. Ito yan, yung guide na yan. Guide yan. Kapapa natin natin siya tinanggal, ganun lang din siya babalik. Yan. Pinaka-guide niya yan. Tapos din sa pinakataas niya, yung pinakamaliit na sprocket niya, meron siyang circuit. Yan, ito yung pagtanggalan ng atin ng clip na yun. Ito lang natin, ito yung tsura niya. Yan, pinaka yan. Para siyang washer na may bata sa dalawa. Lalagyan lang din natin sa magneto. Magnet kasi magneto na yun. Doon natin siya ilalagay para hindi mawala. At ito na, itanggalan natin siya ng buo. Sabay natin siyang nanggal. Ayan. Ganyan yung tsura niya pagkakinabit natin. Ayan. May polarity yan, kaya doon ba na tinanggal, tandaan lang natin para hindi tayo malito. May pinaka timing ano niya, yung pinaka guide na, yung starter chain guide. Yan, doon lang nakalagay sa gilid yun. Kasi gumamit din ako dito ng impact drive. Ayan. Papasin nyo, medyo malaki kailangan natin dito ng pinaka ngipin para doon sa ating impact drive. Para mabuksan natin ito. May dalawang bolt dito, medyo mahirap na itong tanggalin. Hindi ko ito basta-basta natanggal, kaya mapapasin nyo, gumamit pa ako ng mini drill para lang matanggal ko yung ano na yun. Ayan. Sa pagtanggal nga ng na to, ayan, grinder ko siya para maging flat. O, nilagyan ko siya ng pinaka flat na hiwa para mapasok natin dyan mamaya yung ating flat screw. Para gagawin lang sa impact drive. Ganyan mga nagiging discat na ginagawa kapag nagkakaroon ako ng problema sa mga tornilyo, mga bolt na hindi ko na siya matanggal, ginagrinder ko siya. Tapos hindi kasi yung grinder dito, kaya kumabot ako dito ng mini drive, mini drill. Kaya kung mapasin nyo yun, binalahan ko nga lang siya ng maliit na grinding disc. Nabili ko lang ito ng online kong mini drill na to. Kaya ngayon dito ko siya nagagamit sa mga ganito mga pagkakataon. Kasi ginamit na natin ito ng grinder, masyado malaki yung bala nun. Eh, masisira naman yung ating cover niya kung saan patatama yung bala ng cutting disc. Yan, ito yung flat na flat screw na itatapat lang din natin doon sa may ating hiniwa o grinder. At saka natin siya tatanggalin. Napakahirap kasi tanggalin na to dahil nabilog na yung pinaka Phillips screw niya. Phillips na bukwasan niya, pumilog na siya, kaya grinder ko na lang siya. Kaya kung papasin nyo, yan, natanggal ko na rin siya. Ayan, natanggal ko na siya. Ayan o, itsura niya ito. Ayan. Ayan, hiniwa ko na nga siya.
Siguro kung gagamitin ko to, lalaki, gagandahan ko ng hiwa para hindi na ako mahirapan sa pagtanggal na to bago ko siya ibalik. Mas maganda, much better kung may pamali tayo niyan, mas maganda. Palta natin ng bago, mas maganda kung ganun. Kaya mahiwa siya, hiniwa ko nga siya ng grinder. Mini grinder. Itong ilalim, natanggal ko nga to ng impact drive, natanggal ko siya dahil maganda pa yung kanyang hangipin ng pinaka-pilip niya. Yan, ganun lang magtanggal. Kasi itong papasin nyo rito, ayan, ipitin lang natin siya, meron itong kuntil. Kapag mapapasin nyo, may kuntil dito na dalawa rito. Ayan, taklang natin siya na konti, mahina-mahina lang para hindi na mamaputol yung pinaka, ano, ayan, dahan-dahan lang natin siyang hilahin ng plier. Ayan, pwede rin vice grip, ayan, tsaka nyo pukpukin ng dahan-dahan lang. Basta gumalaw lang siya kasi matagal-tagal ko rin hindi natanggal itong time machine nito, mga 5 years na rin yata. Dahil itong motor na to is 12 years na rin kasi sa akin to. At kahit pa paano, eh, maganda pa rin naman. Working pa rin yung engine niya, maganda pa rin. Yan ang itsura niya. Ayan, oh. Bagong-bago pa kasi ilang sakat chain soil ko lang ito. Yan. Ito na nga yung itsura niya. Tapos dito sa part ng pinaka-head niya, o yung pinaka-ibaw niya, gagamit tayo dito ng 10mm. Dun sa kabilang side na to, meron tong bolt. Tatanggalin lang natin yung pinaka bolt na yon para matanggal natin itong pinakabilog na to sa may head, sa may pinaka-head na to. Yan, papihitin lang natin yung kasi lumuwag. Hindi ko na nga siya tinanggal yung kabilang pairing, mapapansin niyo may pairing sa kabila, hindi ko tatanggalin yung pinaka-bolt niya. Dito na lang sa kabilang side dito huhugot, ay matatanggal naman yun. Ayan, mahuhugot naman yun. Takpong na konti. Tatanggal naman yun. Ayan. Pinitsura niya. Ayan, meron din itong asbestos or pinaka-gasket niya. Pansin nyo nga rito, yung sira na nga yung ating nilagay dito. Asbestos na lang din nilagay ko nga rito na parang binusan ko ito. Napapal na ko na lang din naman yun. Tapos dito mayroon dito yung patroon. Tapos yun. At dito nga pala, dito sa ilalim na ito, andito yung pinaka-tensioner niya. Ayan. Andito, tensioner to. Ito. Para humigpit yung pinaka-timing chain niya. Kahit medyo maluwag siya ng konti, hindi ito katalon agad. Ayan. Papasin nyo dito, ayan, may spring siya. Kaya dandan lang din sa pagbakas niyan. Nakatamot siya. Ayan. Ito yung kanyang tensioner. Ayan. Ayan. Pantok sa dyan. Sa ibabaw na ito, yung meron ng rubber. Ayan. Ang paglilagay na ito, ayan, yung tape niya. Tapos ayan, yung meron yung machine niya. Talaga na pinaka-spring niya. Tapos yung pinaka-bolt. Bolt top niya. Ayan. Ayan din siyang kumpil. Para tama dyan yung spring. Ayan. Kaya malambot lang naman yung pinaka-spring niya. Kaya madali lang din ito. Ayan. Pupunta ko din yan. Pag napunta ko din, papalitin nga tapos yung person natin. May nabibili na ko ng buwan na sumunta ng naman po. Ito na sa 150 to 200 pesos. Sa sira na yung plus price na ang pinakarabal. Ayan. Supply siya para sa CCD ko. Para may tungkol niya yung pinaka-time chain at hindi siya lumuganggang o tumalun. Tapos yung binalik ulit dito yung magneto para ma-eat na kamingkong muna siya bago katanggalin yung timing chain niya. Para hindi na ako mahirapan, para pagka pinabig ko to, hindi na ako magta-timing ulit, hindi na ako mahihirapan na may-timing siya. Kaya binalik ulit yung magneto para maiikot ko siya, may tama ko yung timing niya, bago ko siya tanggalin yung timing chain niya. Importante na importante ang pagka-timing ng motor, kasi pagka ito hindi na ka-timing, hindi rin aandar yung rin yung motor. Mali ang timing nyo, papalya siya, o hindi siya aandar. Kaya para masiguro natin na tama yung pagkakataiming natin kapapasya, pinagkakataon na rin dito yung kapit ko basta ibabaw at saka sa ilalim para malaman ko kung matanda o tama yung ating timing bago ko tanggalin yung timing chain niya. Yan, itutunak ko na rin naman kasi ito kaya tinanggal ko na rin naman ito. Dalawa lang naman yun, ayan, kapit ko basta ibabaw, nilangis pa nga sa ilalim yun bago lang siya kahit adjustment ko nga lang ito. Ayan. Kailangan na pagka nasa dead center na yung pinaka ating magneto o yung pinaka piston na nasa ibabaw siya, kailangan yung sa ilalim na yun gagalawin mo siya para masiguro ko na dapat gumagalaw siya. Mas kasi hindi natin na gumagalaw at pinaka sinusunap natin yun, ito sa din mali yung ating pagkakatap. Ayan, iikutin ko siya kasi makarating siya sa tamang top dead center niya. Ayan, inikot ko lang siya. Kapag ka nasa top dead center din kasi mayroon din yung pinakabilog niya, itong pinaka rear sprocket na to, mayroon yung timing mic, ito tinatawag yung timer mic. Pag kahit nandun na siya, kung hindi naman gumagalaw yung ating tapet, mali din yung ating timing. Ayan. Pagka na-top ko na siya, tatanggalin ko lang ito ng 9mm kasi sukat na itong China motor na ito. Ayan, 9mm, tatanggalin ko lang yung tatlo na yan.
Kasi pagkatanggal ko yan, ganun nga lang ginawa ko. Tinataktak ko nga lang siya ng martilyo. Tanggal ko na rin magneto. Ganun ko nga lang siya tinatanggal ngayon. Sa pagkatanggal naman ng kadena na to, madali lang naman tanggalin to. Kung mapasigay, tutula ko lang mamaya yan ng daliri ko. Kung medyo matigas na o ayoko, masaya, timula ko lang daliri ko. Ayan, tanggal na siya. Ganun na siya tanggal. Ito nga yung ating reverse bracket para sa ating timing chain. Ayan. Ayan, may kuntil yan. Ayan, nakita yung kuntil. Yun yung pinaka timing mic. May timing mic doon. Siguro sa mga last sa video natin baka, o sa last na susunod natin lalabas yun. Baka sakali. Doon din natin ng tutorial yun. Dito sa ano to, meron din dito nga 10mm na bolt. Tatanggalin din natin to kasi dito meron dito nga roller guide. Ayan, tanggalin lang din natin. Ito yung pinaka-bolt niya. Ayan, kung makikita nyo yan, pinaka-bolt nyo yan. At meron nga rin itong, ayun, makikita yung alloy. Alloy na, alloy washer. Para dun sa ating, merong ano kasi yan, sa ating bolt na yan. Ito nga, tanggal natin itong ating timing chain. Ito yung timing chain. Ayan. Mapansin nyo, ito yung sinasabi kong roller guide. Ayan. Ayan. Sa tingin ko dito, wala naman itong polarity pag nilagay nyo kasi magkamukha lang naman siya. Ayan. Dito nakalagay yan sa loob niyan. Ayan, tsaka natin itong tornillo. Para hindi magumpugan itong timing chain. Ayan, tsaka hindi siya magano. Ayan, makaganon lang siya sa gilid. Roller guide. Ayan. Medyo mahaba na nga kasi ito ng konti. Konting-konti lang yan. Pagka mayroon kayong bagong ganyan. Kung mapansin nyo, nabend-nabend ko na siya. Ayan. Pagka sinukat nyo yan, pagka may sa bagong timing chain, eh, konting-konti lang magiging diferensya niyan. Ayan, ganun lang magbaklas guys sa susunod na video natin kung paano naman siya magkabit. Thanks for watching.